Nanggaling ako sa Shell kanina kasi pina-double check ko yung ginawa na initial solution para dun sa aking change shifter. And wala pa rin pyesa. That's very common para sa dito sa model ng kotse, which is Chevrolet Spark. So, talagang mahirap makakuha ng pyesa right away. Kailangan ino-order pa, ganon. And so, ginawan ulit ng pansamantala na mas matibay compared dun sa unang nilagay. And what else? Sobrang bilib. Sobrang bilib ako dun sa mga mekaniko sa Shell. Especially doon sa branch na yon. Minimum na, kasi meron silang isang chief mechanic na may 30 years of experience and tatlong senior mechanics na merong minimum of 12 years of experience. Kaya talagang alam nila yung ginagawa nila. And super friendly sila and hindi sila tinatamad magpaliwanag. Like sa case ko, ano ba naman ang alam ko, diba, sa mga ganyan. Pero syempre, nagtatanong ako. Hindi sila madamot at hindi rin masungit magbigay ng information at magpaliwanag sa paraan na mas maiintindihan mo. Kaya, I highly recommend yung Shell dito along Paliparan Road, Paliparan 1 Road. Highly, highly recommended. Kagaya na nabanggit ko, merong 5 branches yun. So, mula doon hanggang meron pa sila somewhere sa Maduya and then sa Mabuhay. And then, meron din lagpas ng Paliparan, may isa pang Shell dun eh. Yun. And may isa pa. Basta yung buong stretch ng Governor's Drive, halos isa lang may-ari nun. 5 yun. And mura pa sila compared sa ibang Shell because lagi ako nagpapagasolina ng Shell. Kaya alam ko yung mga presyohan nila. Alam ko saan may mataas. Alam ko saan may mababa. And sa kanila, around siguro mas mura sila ng around 2 pesos compared sa ibang Shell. I have a feeling na ulan ngayon. Hindi siya ganun kaaraw, pero konting cloudy. So, yeah, sana ulan. Okay, nandito kami ngayon sa Shakey's. Meron palang promo yung Shakey's para sa mga PPI card holder. So, ganito lang yung dati. So, i-re-register nyo lang yung card nyo, one-time registration, i-text nyo. Basta yan mismo yung, yan na yung process. And, kailangan makaminimum ka ng 3,000 pesos. Single purchase. Sorry, binawasan ko na. Si Miggy, ba't natutulog? So, ito yung order namin. Di ba tulog si Miggy? Tsaka, unting mojos. Pinagatiyan na namin yung tatlong lagi chicken. Lagi ko siya yan. Ito yung free na pizza dun sa promo ng BPI. So, maliit lang yan. Parang hanggang lalamunan lang namin. O, yun yung kamay niya. Pangin na kami yung kwapa na doon. Liit. Kaya kayo nung tumag. Well, yung isa po dito. Hello, Midi. Wala pala naman yung kanyang wallet. Lakas pa ng loob niya na magdagdag ng mga orders. Ala! Nahuli ka. Nahuli ka. Papunta kami sa Y-Thai. Uy, bakit blurred? Sa Y-Thai restaurant na palagi namin kinakainan ni Ali. Especially nung nakatira pa kami sa Carmona. Kami talaga siya. Nakatira pa siya sa Carmona. Sobrang sarap ng pagkain. Tapos ang mura pa niya. Since hindi pa ako nagdi-dinner, tapos na-miss ko rin yung pagkain nila. Kaya, yun, no kami. Ay, kumain na pala si Ali. No, babe? Masakit daw yung chan niya eh. Pero nag-o-okay na daw siya. Konti. Yan. So, ako na lang siguro yung kakain. Okay, tara.
here is my food. Ang tawag dito ay chicken, bonus chicken in mango sauce. So, ayan yun. And meron silang special chili sauce. Ayan. Okay, let's eat. So, kailangan ko na namang tahiin itong pants ni Ali. Pangatlong beses ko na siyang tinatahi ngayon. May dati na bang may? Hindi ko alam. Sabi mo kasi. May bakat na yan. Nung dating tayo. Eh, nung pinagbago ka na yan. Yes. Tatahi ko na to before. Ang hindi ko alam is kung ito rin yung mismong ano. Siguro pangalawa to. Kasi may isang pants ka na pangalawang beses ko nang tinatahi eh. So, ito, pangalawa rin siguro. Lagi siyang nawawasakan ng ano. Ng pants. Ang likot mo siguro, Nobi. Hindi ko na naman mapakita si Ali. Kasi, bakit, babe? Hindi na naman kita mapakita. Nag-ano siya, naglilinis siya ng bike niya. Nang naka, ano, naka sexy outfit. Yun. So, tatahiin ko lang siya using my kamay. Yan, nakatulong ang ano, ang hele subject ko nung elementary. Ayan. Tsaka, ano pa? Ay, nakuha ko na pala yung in order ko sa Shopee, kung natatandaan nyo yung silicone case. So, kanina lang siya dumating. Gagawa na lang ako ng separate video kung ano yung tingin ko sa silicone case na to. Kung meron ba siyang impact sa performance. Kasi, actually, may hint meron, pero discuss ko further sa separate video. And, umorder ako ng bag na ang ginagawa ko dito is pinaglalagyan ko siya ng camera. So, kanina rin siya dumating. Ayun. Yeah, so, Ali and I are thinking na kumuha na ng aircon. Actually, may aircon naman kami, pero hindi kasi napakabit during construction ng house, hindi napabutasan. Eh, ang dahilan ni Ali is gusto daw niya ng split-type aircon na para sa akin, hindi ako nag-agree before kasi nga, syempre mahal naman din yung split-type aircon, pero dahil sa sobrang init, kino-consider na namin ngayon. So, kung meron kayong suggestion na brand ng aircon na may magandang, gusto ko rin sana yung may magandang after sale service. Kunwari may problema, yung hindi mahirap tawagan, kontakin, yung hindi siya, yung parang papabayaan ka na lang, ganun. And yun, syempre of course yung matibay, yung cost effective na, diba, na minsan kasi nakakita ka nga ng mura pero babawian ka naman din na kung lagi namang sira, ganun. So, gusto ko sana cost-effective siya. And, yun, inverter type para tipid na rin. Kasi halos lahat ng appliances namin dito, inverter type, like yung ref namin, yung washing machine. And gusto ko rin sana pati yung aircon. Then, yung plan ko dun sa window type aircon namin na spare, pakabit na lang dun sa isang room namin dito na sa banda likod kasi doon pwede magbutas. Like ito kasi sa kwarto namin ni Ali. Nandito kasi yung ano rin, yung design ng house. So, masisira yung design ng house. Kaya, ayun, yun na lang. Pero gusto niya kasi ipa-ano yung house namin, ipa-centralize. Sabi ko, hindi pa kasi practical. Lalo kung halimbawa, madalas lang naman namin kailangan na nandito lang sa kwarto. Para hindi naman practical na palalamnag. Ngawit na ako, ha? Yeah.
parang hindi naman kako-practical na palalamigin yung buong bahay. Kasi andito lang naman kami sa kwarto, diba? Siyempre, sayang din sa kuryente yun. Kasi diba parang sobra-sobrang lamig yung binibigay niya. So, sabi ko, pwede kaming magpa-centralize na aircon once marami na kaming nakatira dito sa house para tipid, mamamaximize mo yung binabayaran mong kuryente, gumagana, papakinabangan mo, hindi yung parang napupunta lang siya as waste, diba? Ayun, at saka uploading na rin yung video. Bali, yung mga vlogs ko, everyday ako nagvlog, pero yung uploads ko is every other day. Kaya, para may marami akong time mag-edit kasi nga, gusto ko rin tutukan yung pag-edit. Ayoko naman ang basa-basa lang nag-edit. Ayun, and salamat sa mga bago kong subscribers kasi may mga nadagdag ngayon akong subscribers. So, shout out sa inyo. And hindi ko na papahabain yung video. Kailangan ko na rin magpahinga. And si Ali hindi pa siya tapos sa baba. Matagal talaga siya maglinis ng bike niya. Ayun, so, ayun lang guys. And thank you for watching!